Biglang pinunit ng isang barangay captain na ito ang certificate of indigency ng mga tao na sanay magpapapirma para sa scholarship ng dalawang estudyante. Pagkatapos ay pinalayas sila, pinagtabuyan, isinara ang pinto para ipagpatuloy ang kanilang inuman, o diba? Kaya panoorin natin ang buong pangyayaring ito. Ulitin natin yung video. Mapapansin mo talaga na parang it's a normal day na kumbaga papasok ka lang sa isang bahay and then pagdating mo sa loob ng bahay, maabutan mo na parang, teka, may konting salo-salo ata sa loob, no? So, mapapansin mo yung energy drink, tapos nagnonomo sila. And then, naabutan niya na nasa CR yung kapitan and syempre nag-antay sila. Tapos nung dumating yung kapitan, nakakagulat lang kasi pagkuha niya yung sanay ipapapirma sa kanya na Certificate of Indigency, bigla niya talagang pinunit. Ganun-ganun siya. Kasi gagamitin sana yung certificate na yan sa pag-apply ng scholarship para mabigyan ng financial assistance yung dalawang estudyante na nangangarap para magkaroon ng magandang buhay in the future. Kaya lang ganyan ang nangyari, no? Pinunit. Ang nakakagulat pa, yung mga kasama niya sa loob, walang ginawa. And pinagtabuyan pa silang, hindi ko alam kung ilan sila, dalawa or tatlo, mula sa loob ng lugar na yan. So I am not sure kung barangay office ba yan or baka nasa loob sila ng ibang bahay. Kaya nakakalungkot lang, no? Kasi porque ibang rival, di umano daw yung sinusuportahan na nagpapapirma, pupunitin. So sayang naman yung pinag-print nila, yung pinagbayad nila sa pagpapagawa ng Certificate of Indigency, di ba? Ayon sa uploader, ayan, so basahin natin ng konti tapos i-interpret or i-translate natin. Sobra at kabido siningak na hitabo sa dalawa nga magbugto. Makikita man po didi sa video, nagduok kami sa imo kay barangay captain. Para po kanta magpapirma barangay indigency sa'yo ng requirements para po sa kanan scholar ng tingog. Nagbabakasakali man, kanta lakin man kami maka-avail sini na nagprograma kay Dako Good ini nga bulig para sa'yo nga studyante. Pirma lang po, pinagdamot pa, pinunit pa talaga. Kasool sa dughan, kontrapartido kami mawara siya, pirma masyado man namimersonal. Malaman la ito mag-a-avail nga scholarship kay magtitikang sa iya bulsa maupagadkon mag-aro ka kanabulig pang personal lakin pamagawan pa kami. Ika-tatlong beses ininamo nga pagduok kanya yan ang naaldaw kay mahabol man kami kanta pag-submit requirements. Siyempre i-translate na lang natin, no? Sa halip na pirmahan, pinunit pa ni Kapitan ang Certificate of Indigency ng isang residente nito dahil umano sa hindi kaalyado or supporters ng nagpapapirma sa kanya. Kasi ang certificate ay gagamitin sana para maka-avail ng educational assistance
ang kanyang anak. So, importante yon para makabawas gastusin, no? Ito ay isang wrong move talaga, no? Lalong-lalo na malapit ng eleksyon sa mga barangay tsaka ng mga SK. Kaya, ang advice dito is, piliin nyo kung sino ang iboboto nyo. So, kumbaga, vote wisely. Kilalanin nyo muna kung sino talaga yung alam nyo or yung ramdam nyo na karapat-dapat na mamuno sa inyong barangay. Hindi yung mga alam nyong tatakbo lang para lang merong pera. Piliin nyo yung mga tao talaga na since nung una ay people person, marami na siyang mga background na makukulay, may mga napatunayan na, in short, maganda talaga yung credibility nila. Hindi yung ginagamit lang ang kung sino-sino lang para magkaroon ng power and kapag nakuha na nila yung position ay dead maka na. So maraming ganyan ngayon, lalong-lalo na at marami at malapit na yung election. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video, especially sa pagpili ng tamang kandidato para naman deserve kang matrato ng tama kapag tapos na yung election. Okay, so thank you so much. Ladies and gentlemen, sana may natutunan kayo dito sa video na ito. And for sure, marami ang makaka-relate dito, especially sa mga nagkaroon ng similar situation or incidents sa kanilang lugar. That's it guys, always remember to stay positive and maging mapag-match up. Thank you and bye-bye.